hindi na talaga para sa kabutihan ng bansa, eh mamantakin mo, gusto mong kung mahal mo yung bansa mo, sisiraan mo yung bansa mo na ganun, merong crimes against humanity na nangyayari sa inyong bansa, na hindi naman totoo. So, ang mahal nila, yung sarili nila, hindi yung bansa natin. Ayun ang mga politiko na dapat na hindi paniwalaan ng ating mga kababayan. Senador, si Admar po ito, maayong buntag. Kanino ba sila nagre-represent itong mga politiko na ito, sir? Considering sa mga survey, bago pa umalis sa pwesto, itong si Pangulong Rodrigo Duterte ay napakataas ng kanilang approval rating, satisfaction rating kay Pangulo. Eh sinasabi nito, itong mga senador na ito, mga kongresista, representative ng mga Pilipino, pero parang hindi sila nagre-represent po, Senador. Represent nila yung sarili nilang interest. O kaya interest ng mga kwan ng mga ibang grupo, baka doon sila nag represent. And nakikita niyo po ba na pag-pressure lang talaga ito sa kasalukuyan ding administration na in support din sa Duterte administration po, Senador, parang hindi pa rin sila nakaka-move on mula noon na mga paninira na hindi naman naging epektibo po ang nangyari pa nga, sila pa nga yung nabawasan, parang hindi po sila natuto po, Senador. Wala na, hopeless case na Endel, personal na yan, hindi na talaga para sa kabutihan ng bansa. Eh mamantakin mo, gusto mong, kung mahal mo yung bansa mo, sisiraan mo yung bansa mo na ganun, merong crimes against humanity na nangyayari sa inyong bansa, na hindi naman totoo. So, ang mahal nila, yung sarili nila, hindi yung bansa natin. Ayun ang mga politiko na dapat na hindi paniwalaan ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Eh, lalo nang ngayon po, Senador, papalapit na rin po yung halalan. Nakikita nyo rin po ba na lalo pang iinit yung kanilang pagtuligsa? Eh, kagaya din sa nakalipas din na halalan, ganun din yung kanilang mga pamamaraan para sirain yung mga in support dito sa Duterte and BBM administration. And nakikita nyo na po ba yan? At handa po ba kayo, lalo na at papalapit na rin yung midterm election na magbabatuhan na naman ng putik? Hindi na natuto yung mga tao na yan, Jed, Admar, itigas ng ulo. Hayaan mo na sila kung anong gusto nilang gawin. Hindi naman nila maloko ang taong bayan. Sinasabi nila, nag-aabuso ang Duterte administration sa war on drugs, lahat-lahat. Pero bakit? Ang survey, napakataas pa rin ang satisfaction rating ng mga kababayan natin pag dating sa war on drugs natin. Mm-hmm. So, insisting sila, at Martin, hayaan mo sila kung anong kahitap na yan. Hindi na lang maluko ang taong bayan, kagaya noon na hawak lang ng mga ilang, mas bidya, hawak lang ng malalaking kumpanya, malalaking oligarch na pwede nilang takutin yung mga politiko na sumunod sa kanila dahil kung hindi papagbigyan yung kagustuhan na, pwede nilang through the mass media, pwede nilang papagsakin ang isang gobyerno, which nangyayari talaga sa ating bansa. Pero ngayon, nagising na ang taong bayan at dahil sa social media at marami na rin mga malalaking mass media networks na hindi ganun na pag-iisip, kagaya rin nyo, kagaya ng isiminay, hindi pang sariling iniisip. So, hindi nila maluloko talaga ang taong bayan. Never again, maluloko nila. Yan yung tamang hashtag never again na Senador. Pero Senador, ano ba ang maipapayo ninyo? Kasi marami po tayong hinaharap ng mga problema na yung ating makababayan ay apektado kumpara dito sa kanilang patuloy na ipinapanawagan na hindi naman apektado yung taong bayan. Mataas nga yung rating na nakuha po sa ilalim ng Duterte administration. Ano po yung maipapayo ninyo na dapat ng mga issue na pagtuunan ng pansin para sa kapakanan ng bayan? Hindi na ako magtuturo, Admar, no, ng mga priority issues na dapat tutukan ng kanilang energy. Para, kasi style nila yan . Style ng mga kaliwa yan. Pag ayaw nila yung isang measure na tinutulak ng istasyon, ganun agad, idadefer ka agad na sa ibang mga mas maalag punong issue na dapat tutukan. Ayaw ko magbigay ng mga ganun na tirada, Admar, dahil tirada nila, parang gumagamit sa style nila, yung mga approach nila.
bahala, alam naman tayo bayan kung anong kailangan tutukan natin. Ang daming problema. Pero hindi na ako mag-identify para baka sabihin na, oh, si Pato, gumaya sa aming estilo. Tirada nila yan, Atar. Kung pabayaan mo sila. Hindi epektibo na tirada yan. Senator, si Jade po ito muli. Sa tingin ho ba, may nagtatanong kasi dito, kasama ho ba si Senator Risa Hontiveros doon po sa mga nagsusulong na sa ICC na imbestigahan nga itong drug war ng dati Pangulo? Si Senator Risa Hontiveros ho ba ay kasama doon sa nagsusulong na imbestigahan itong drug war ng dating Pangulo dyan sa ICC? Very clear naman sa kanyang mga press release na puro ganun ang gusto niya. So, gusto talaga niya. In fact, hindi lang natin alam kung sumama siya doon sa pag-file doon sa ICC, yung grupo ni Terlianis, yung mga yellow na pumunta doon at mag-file ng kaso sa ICC, hindi ko lang alam kung kasama siya. Pero very clear naman sa kanyang mga press release na gustong-gusto talaga niya na ang investigahan. Ewan ko anong galit niya sa Duterte administration. So malinaw, Senator, na hindi kayo nababahala kasunod nga dito sa arrest warrant ng ICC sa Russian president. Bakit tayo mababahala? Wala tayong dapat kabahala dyan. Kung gusto nila pumunta dito para mag-aristo, wala pa silang pulis na pwedeng utusan. Ayan. Alright, Senator, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ninyo ng reaksyon hinggil po sa ating tanong ngayong umaga. Maraming salamat po, Jed Admar, sa inyong pagtawag sa akin. Thank you.